What's up, world? Welcome to another online session. This is our last online session for 2020. Grabe, almost 70 or more than 70 personalities ang ating nakakantuhan dito sa ating online session. And I must say that this online session is really a blessing in disguise for us dito sa Ken TV, because it was just an experiment because of the lockdown and turned out to be an opportunity for us na mag-spread ng positivity and good vibes through the inspiring stories ng ating mga nakakantuhan dito sa ating online session. And since this is our last online session for the year, I made sure na extra, extra, extra special ang ating makakakantuhan for the very first time, finally. Nagtagpo na talaga ang aming schedule dahil ang daming nag-suggest, ang daming nag-request. At nakailang attempts din po ako to invite him, pero busy po talaga. So until our stars collide. So guys, let's welcome for our last online session ng ating nag-iisang Papa Vince. Hi Papa Vince, thank you very much. Yes, hello Ken, and hello po sa mga nagtanaw karon ano ito ang video, ano ito ang interview. Di ka salamat sa inyong pagtanaw. And yes, thank you po, thank you po nga ako po di mo napilian nga ma-interview din hi, no? So, happy po kayo. Of course, gusto na mo, syempre, Papa Vince, diri sa Ken TV online session, napasabog ang mo ang last guest for the year. Actually, guys, lugan na ako gusto i-invite si Papa Vince sa itong online session. Dagag mga followers and friends na nag-suggest na si Papa Vince, si Papa Vince. Pero, ay guys, basin lisod pa kuhaon ng schedule ni Papa Vince. So, we are very fortunate na nahatagan ta og opportunity higayon para sa itong online session. So, Papa Vince, ikaw ba? Kumusta ba ka during this pandemic Christmas season? Well, akong pandemic, so far, okay raman po kay kaluyan sa Ginoo, no? Natay mga endorsement na nag-abot sa toang mga toang Facebook, no? Salamat po doon, anak. Kay dako kayo ang nahimong tabang na sa kuha nga naay mga inaanak bito kung maabot sa mga endorsement. Kay, siyempre, lisong beta karon, no? Kay pandemic. So, okay lang. And I must say, muna na siya ang ano sa imuha, return sa imuha ni Lord, because you are giving positivity and good vibes ato ang mga netizens during this very challenging times. Pero kani Papa Vince, ha, ang nibalan lang most of us kay ikaw si Papa Vince as the DJ and as the content creator. Pero unsa ba ang three things na pwede mo ma-share sa ato ang mga viewers karon about yourself? Basin ang uban wala kabalo nga ako estudyante pa. Okay, basin feeling ko sila na magulang ko sila, pero actually bata. Magulang pa siguro na mga viewers na pa rin ang film. Akong naong langit, mura daw tiguang, pero guwang-guwang na. Pero nag-skwela pa ko. And then, unsa ba? Hili ko magkanta-kanta, pero hindi ko magkanta-kanta. Contest. Alam ko sa nagsulat ko radio drama script. Wow! So, dili lang sa pag-deliver sa mga lines, ikaw mismo ang nagasulat sa mga radio drama script. Kasi, di ba, if I'm not mistaken, Papa Vince, you are a mass comm student. So, that's why medyo naakay training and idea when it comes to writing sa mga like mga radio drama and mga contents on radio. Yes, Ken, yes. Di ba? And we are proud na taga UMing duha ni Papa Vince, because ako, I'm also a graduate of Mass Comm sa UMNC, Papa Vince. Soon, mag-graduate po siya of Mass Comm sa UM. Pero kani Papa Vince, how did it started ba ang imuhang career as a DJ? Kasi na-mention, although na-mention na ni mo kaganihan na you are a student at the same time a DJ. Pero how did it started ba na naging DJ ka? Did you audition or someone ask you or nag-OJT ka? Nahimo kong radio DJ tungod siguro sa akong pagkagusto gyud nga magtrabaho sa radio. Kay bata pa din ko gusto na gitintaw na ako magradyo, tapos pangarap ko
dapat patupad gina akong pangandoy. Mag-eskwela jud kog tarong para makasulod lang gid ko sa radyo kay mao gid akong pangandoy, gusto kay nako siyang trabaho. So pag edad na ko og 18, actually 2000 kuan pa lang, 17 years old pa lang ko, sige na ko pang-apply ibang radio station. Pero dili lay ko madawat kay syempre underage ko man ko. So pag edad gina ko 18, nagpabaga gid ko sa kanaong mag-submit og mga resume dito sa mga kuan sa mga radio station. And then naswertehan po ko nga nadawat ko diri sa GMA. So motor, pabaga lang ko sa kanaong kay gusto kay nako mahimong DJ, mga announcer sa radio. So it's really your dream and goal in life na kailangan mo maningkamot because you want to be where you are now. And karon na naa na ka, I must say, on top of your game because gawas sa nahatagan ng ikag opportunity as a radio DJ. Aside from that, known na ang imuhang personality, ginapamino na ka, daganan nagasubaybay sa imuha. So with that attention na ginahatag sa imuha karon sa imuha mga listeners, sa imuha mga followers, comfortable ba ka na, like, bisag asa ka mo adto na makailo sa imuha or ang uban na ay magpa-picture na bisag karon na is social distancing, musingit gid sila kay magpa-picture jud sila sa imuha. So ikaw comfortable na ba ka ana na from a simple guy karon kay ala daghan na kinakailo sa imuha and kumbaga in a way medyo limited na in a way ang imuhang paglihok because ma-conscious na ka na daghang mga tao na nakailo sa imuha. Sa tingin lang Ken, okay ra ko ana kay diha bali mo na akong ginatan-aw nga mo na akong performance. Buot pa sabot kung daghang tao ang makakita or makaila sa ko, buot pa sabot ang akong performance nindot na pa-happy na ko sila, nakahatag ko good vibes sa tanan. So bali okay na ko ana, walay problema sa ko ana sila, na happy ko na ang feeling bitaw na murag hindi sikat-sikat kani mga makaila sa mga makahappy gid siya sa makahappy siya murag maka inganyo nga maghimo pag mga videos, magpakatawa pa sa mga tao. Kaya lagi, usbo na ako, murag, diha na ako makita akong performance nga, ah, oh, gitarong gilay na ako akong performance dito sa Facebook. Kaya ako, nailhan mong ko nila. Yes, it's an affirmation na you are doing a good job because gawa sa naanin nakaila sa imuha, daghan ng mga na-inspire sa imo mga contents na makainumdum sila na, ah, lingaw ni siya, so on and so forth. So, with that, comfortable ka with the attention that was given to you. So, ginaon sa pod ba ni mo pag maintain ang imuhang marag private life na marag, di ba, at some point gusto nato na marag keep lang nato ni siya sa to ang sarili or like gusto ka lai mga times for sure na gusto ni mo gawas na walay nakaila sa imo or walay mga magpa-picture? Kuan lang siguro, kana mapundo lang akong balay, kung gusto na ako, like kung gusto na ko nga kuan ang ilong sa akong kinabuhi ana private life na ko magpundo na ko balay ana magluto-luto sa balay mura man akong himuon siguro na ko an kay syempre di magina tumaywasan nga ko mula kauta na magi makaila no kay syempre so ako ang private life na ko ana lang pundog balay mag tambay-tambay muli sa probinsya sa amuan so ana lang. Yes, the best thing to really keep your private life is at home. So magpuyo. So magpuyo sa balay. Hadi Papa Vince, syempre ang imuhang mga videos on social media trending gid siya like bisag unsa na siya na video or pag-upload pa lang nimo karon daghan na din siya views, daghan na din siya reach, daghan na din siya engagements. Pero gawas syempre sa imuhang goal na makapahatag og good vibes. Unsa pud bang imuhang tumong pa? Ngano ka nagaproduce og mga good vibes na mga content sa imuhang social media account? Gawat sa problemado ang mga tao karon tungod sa pandemic, gusto na to nga makapalipay man lang sila, bahalag nagpait. Gusto lang po na ko nga mahinumduman po nila ng mga kaagi kasi syempre karon syempre mga dagdag ko namang ginta. So, gusto na ako nga lang sila kung isa sila ka ni Adko, kung bata pa sila, kay makahappy man po siya nga marag makinumdum sa itong mga kaagi dito sa una. Katong, pagdungon kita sa itong mama, patulogon sa uto, di matulog. Yes. Ano lang akong point yun niya. At least may umdaman na ito. Nandito sa una. Speaking of that, kasi yung maging na-portray ni mo sa imuhang mga videos is ikaw as a bata, as a young boy. So, unsa ba ang imuhang may umdaman or favorite part sa imuhang childhood? Kuan?
sa probinsya man ko nagpuyo, ang paborito jud kay nako kanang mulugsong na ako ang kuan, akong lola. Ini pagbalik niya na siya mga dalang-dalaan, mga pagkaon pan, mo na akong paborito. Wow. Pero ikaw si Papa Vince ba badlungon ba katong bata pa? Yes, badlungon jud ko in taon, pero siguro namo pay mga bata inuon nga dili badlungon, pero ako dili man pud ingon nga super badlungon ko. Ano? Bata lang na normal. Normal magkiat-kiat. Pero kani Papa Vince, syempre daghan og mga ano, daghan og mga dili na to malikay ng mga fans na kanang naga-fantasize sa imuha. Ikaw ang ilahang crush, ikaw ang ilahang pantasya, ikaw ang ilahang mga goal, nagapapansin sila sa imuha. Kani, si Papa Vince ba is ano, I like most of us will really, di ba, na ay mga ginaingon na will give everything to love. Ay, hatag na ako tanan sa love, buhaton na ako tanan sa love. Pero si Papa Vince pa na abay buhaton, na abay dili buhaton para sa love. Ang dili na ko buhaton sa love, siguro ang magpakamartir. Anarman siguro. OMG, grabe. Once nga ma-feel na ko nga wala na gusto sa ko ang usa ka tao, bisan pag love na ko siya, dili na ko mustay sa iya. Okay, di ba? Ako ang gusto bitong kami. Ang say term ana basta ako magod. Gusto na ko nga mustay ko sa tao nga gusto ko. Kung wala na gusto sa ko ang tao, so dili na ko mo kuantaya, dili na ko mo mahuguban pa sa iya. Yes, so dili ta maging marupok in one person kan dili na ta nila love, okay, let go of that person. Pero kani Papa Vince, when it comes to love, nagatuo ba ka na dapat na i-sign ang tanan? Like most of us will really ask for a sign na ay kani siya ang sign, meaning kung na or kung suoto ni niya na magkita ni or kung buhaton ni niya sa akoa na magkita ni, siya na dayon ang the one for me. So ikaw believer ba ka og mga signs when it comes to love? Ako dili kay ko gatuo ana, pero syempre lain-lain magitag pagtuo pud na pud ako ban, pero para sa ko para dili kay ko gatuo ana kay bisan pag usa pa namin nga oh sige ang kining nay makablo karon nga masugatan ako siya na ang para sa ko ang tama na tanan yung wala ko sa mga tong tao wala gyapon. Correct. Marag muhatag siya og false hope to you. Although we are not saying, ma'am po, naka itong mga believers sa mga sites is mali po to siya. Sa gayon ni Papa Vince, kanya-kanya ang mga tao. So para lang sa iya ha, dili siya nag-believe sa mga signs because for him, ang importante is ang imong feelings with that person and kung mag-stay ba ang person sa imuha. Oh, correct. Lain-lain naman tagpagtuo, lagi to. Okay ra good. Pero si Papa Vince ba, pila na ba ang naging ex ni mo? Isa pa lang ako na imong ex. Wow. So ano di ay loyal day ni ang ato ang Papa Vince. Pero ikaw believer ba ka Papa Vince na dapat i-delete niyo ang mga picture or mga memories ni ninyo sa imong ex? Yes, sa tinuod lang dapat i-delete gid siya sa mot na kunana kay kuan, na nakaiyab karon kay para asa man pud nimo patong para asa man pud nimo patong i-save to siya nga nagbulag naman mo niya. Correct. Present na uyab. Masuko gyud siya bisan, di ba? Oh, kita na ko nga ako ang ex na pay pictures. Ay, ako ang uyab na pay pictures ang ex. Masuko ko, ano na pamangkaan na so napakay gusto niya. Gawas lang siguro atong mga ex-wife nga napakay picture niya. Niya na may mga anak. So okay ra to siya. Kay okay. Ato kay ano, pero uyab-uyab lang. Niya, wala pa yung mga anak-anak. I-delete na siya kay makakos pa nag-away. Correct. So take it from Papa Vince. Delete ang mga pictures or memories sa inyong mga ex except kung mag-asawa na. Pero kani Papa Vince, kung dapat kung nanakauyab di na pud mag-chat-chat sa ex. Nagkaginana man gud. Ngano mag-chat-chat sa ex? What for? Oh, di ba? Oh. Kani Papa Vince na I question na where do broken hearts go para sa imo? Asa dapat mo adto ang mga broken hearted? Ang mga broken hearted dapat siguro maato sila sa lugar nga makita nila kung sa bagid lang purpose sa kinabuhi. And then kung broken hearted ka, ayo pagpaka pagsigi inom-inom dia magpakita nimo sa mga tao nga broken ka. Wala na lang himo na lang tong lesson nga nagbulag mo ato magpasakit sa imo ha. And then
pag-uhang imong kagalingon, kung naka kayo mga mali nga nahimo dito sa imong past relationship, at muna yung dapat antuan sa mga broken hearted. Mantos last lugar nga, makaparealize sa ilaha kung ano ba, sabay lang dapat himuon. Tama ba? Wow, so much wisdom from Papa Vince. No wonder kung anong daghan ng mga believers and followers and listeners si Papa Vince, because in all fairness, hindi lang siya the charming type of a person or of a DJ or of a personality, but na ay substance. Kanang marag experience siya, do kaayo siya in life. Na point well taken na iyaho mga advice to everyone. Pero kani Papa Vince, ha, syempre karon you are at the top of your game, I must say. So but in spite of that, syempre I believe daghan pa kay kag mga ma-achieve in your life, daghan pa pud kag mga plano sa imong life. So unsa ba ang imong message that you want to tell your future self? Mayo na imong gihimo, Vince. Dahil lang, ha. Wait lang. Siguro ako maingon sa akong kagalingon, sa akong future self. Tungod sa imong pagpaningkamot ug tungod kay wala kay gitamakan nga tao, mong naabot nimo kung unsang nakaka-convince. Wow, very good. And tap at your back. Syempre, I hope na 5 years or 10 years from now na apagyapon natong video karon, and then makita gihapon ni siya ni Papa Vince, and will make him realize or makasmile siya na yes, na-achieve na po ni siya. So good job to me. So good job sa imo, Papa Vince. And I hope na you continue to make content sa radio and sa imong social media account para makatagog inspiration and lesson and good vibes sa ato ang kanan. So Papa Vince, asa ba ka na mo pwede ma-follow sa imuhang mga social media accounts and ang imuhang ano syempre program sa GMA Radio? Ken, sa itong mga viewers din, ha, kung gusto mo matanong sa itong mga videos, na ako sa Facebook, Papa Vince Davao, nabunta sa TikTok, Papa Vince Davao, o niya sa YouTube, Papa Vince Davao Yapon. And ang akong program, 9 to 12 sa Udto, 9 a.m. hantong 12 sa Udto, Monday to Sunday sa Barangay FM 103.5. Grabe! Monday to Sunday, walay pahinga. Walay pahinga. So thank you very much, Papa Vince, and good luck sa imuhang journey, and I hope mag makita tika in person, and pag makita tika in person, magpa-picture jud ko sa imuha. Dinner kapon, dinner. Wow. Thank you very much, Papa Vince. Thank you sa time. God bless, stay safe. Merry Christmas. Yes, Ken, dagang salamat sa opportunity, and sa mga viewers din, ha, subscribe mo din nga channel. Yay! Thank you, Papa Vince. Thank you, Pod Ken. So guys, don't forget to like and follow Ken TV on Facebook and on YouTube. Know your purpose, live your purpose. Abangan ang ating year-end special next week. See you again next time. Merry Christmas and Happy New Year. Bye!